Kumusta ulit, Spookify? Curious ba kayo sa title ng kwento ko na to? Bago ko simulan ang kwento ay humingi ako ng pahintulot sa isa sa tauhan ng kapunungan, sama ng isang kakaibang reliyon na ang dasal ay mga Latin. Para maintindihan nyo ang takbo ng kwentong ito, hinihiling ko ang malalim na pangunawa nyo at pagrespeto sa maisisiwalat ko sa kwento ko. May specific na lugar na hindi ko na idedetalye at ang pangalan ng samahan ng relihiyon para na rin sa kanilang siguridad. Mihiling din ako sa mga hindi kayang maniwala na wag mo na lang basahin para hindi ka ma-stress sa kakaisip. At mag-effort pa ng comment na out of topic. Mahigpit kong sinabi na walang pumipilit sa iyong maniwala ka. At sa mga solid believer na may totoong may Diyos at may ibang dimensyon ng mundo. Tara at samahan niyo ako sa kwento na to. Nangyari ito nitong taon lang. Simula kasi nung umuwi kami ni partner sa Cagayan de Oro, may mga kababalagan pa rin na mga nangyayari. Andun yung si partner mismo ang nakakaramdam ng mga nakakakilabot na experience pero hindi niya nakikita. Mga kaluluwang nangihingi lang naman ng tulong at tinutulungan ko naman kaya hindi na rin nagtatagal ang panggagambala nila sa amin. So simulan natin ang kwento. Nagkaroon kami ng family reunion na doon sa Davao na held ang venue. Hindi sumama si partner kasi may ina-applyan siya na kailangan niya i-follow up. Ako at ang family ko lang ang dumalo doon sa reunion na yun. Nakipaghalubilo kami sa mga kamag-anak na yung araw na yun lang namin nakilala. Kwentuhan, may programa na nagbigay ng kasiyahan sa lahat. 1 PM, pagkatapos ng tanghalian, lumayo muna ako dun sa lugar kasi ang ingay ng music at tumawag pa sa akin si partner. Pagkatapos niyang tumawag, nagsindi ako ng yosi. At isang lalaki ang lumapit sa akin. Kas, bawal mag-yosi dito. Alam mo ba ang pinagbabawal ni Mayor Duterte ang mag-yosi dito sa Davao? O sa kung saan-saan lang? Kamag-anak ko na taga Davao, pero di ko siya kilala. Ah, pasensya na. Nakasanayan ko kasing mag-yosi talaga. Pero salamat sa paalala, insan. Papatayin ko na sana ang yosi nang pinigilan niya ako. Ah, huwag mong patayin, Kas. Doon mo ipagpatuloy sa likod ng building na yun, oh. Walang sisita sa'yo doon. Sabay turo niya sa katabing abandonadong building. Kwentuhan kami at nagpakilala siya sa akin. Ako nga pala si Bong. Pasensya ka na kung nasita kita kanina, Kas. Nunahan ko lang yung gwardiya bago ka pa makita kasi pagmumultahin ka nun. Paalala niya rin sa akin. Ah, okay lang. Ako nga pala taga CDO. Salamat nga pala sa paalala mo. Sabi ko sa kanya na nagpatuloy na ako sa pagyosi. Akas, gusto mo soft drinks? Ikukuha kita. Tanong ni Bong sa akin. Ah, sige, insan, nauuaw na rin ako eh. Sagot ko sa kanya na nakangiti. Pagkaalis niya, bigla akong may nakita na dumaan sa harap ko na napakabilis. Seconds lang. At biglang nasa gilid ko na si Bong, may dalang dalawang soft drinks. Ano sa'yo dito, Kas? Royal o Sprite? Tanong niya sa akin. Yan na lang na Sprite, insan. At inabot niya sa akin ito. Bakit parang napakabilis mo naman nakabalik? Pagtataka kong tanong sa kanya. Ay, inaasahan ko na yung tatanong mo sa akin yan, Kas. Gaya ng maestro na nakasunod sa'yo lagi, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Ako ay isang anak ng maestro. Pagkasabi nito ni Bong sa akin ay biglang nanindig ang mga balahibo ko. Paano mo nalaman na may maestrong nakasunod sa akin? Agad kong naitanong sa kanya. Tulad mo, nakakakita din ako ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Pero lamang ang kakayahan ko kaysa sa'yo. Maestro ang aking ama at may kapunungan ng mga taong naniniwala sa kanya. Sabi ni Bong sa akin. Teka lang. Minsan gusto ko lang klaruhin ha. Yung ama mo ang sinasamba ng mga tao? Na-curious ako sa sinabi ni Bong. Parang ganoon na nga, pero hindi sila hinihikayat ni ama na sambahin nila ito. Dahil hindi naman siya Diyos eh. Yung mga tao lang na naniniwala sa kanya ang sumasamba sa kanya. Pero ang aking ama ay sumasamba sa Diyos. Namatay ang aking ama dahil sa katandaan na walang sakit na dumapo sa kanya. At hanggang ngayon, hindi pa nga naaagnas yung katawan niya eh. Pagpapaliwanag ni Bong sa akin. Insan, marami akong katanungan. Pero hindi naman siguro iisang maestro ko at ang ama mo, no?
Tanong ko kay Bong. Hindi nga. Dahil ang maestro mo ay kayo lang ng bayo mo at ang nasawi mong father-in-law ang mga tupa niya. Sagot ni Bong na nakangiti sa akin. Nanlamig ako sa sinabi niya. Paano niya nalaman ang tungkol kay Buddy at sa ama ni Buddy? Eh, hindi ko naman kasama si Buddy. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa akin at kay Bayaw? Tanong ko sa kanya na may halong kaba na. Relax, relax, relax ka lang, Kaz. Kausap ko kanina maestro mo. Kilala niya ang ama ko. At naikwento niya ang tungkol sa inyo. Sabi ni Bong na tinatapik ako sa balikat. Gusto mo bang patunayan at tuklasin ng samahan na sumusunod sa aking ama? Tanong ni Bong na nakaakbay na sa akin. Oo ba? Interesado talaga akong matuklasan ng mga sinasabi mo insan. At kumuha ulit ako ng Yoshi at sinindihan ko. Sige, pagkatapos ng reunion natin, pupunta tayo doon sa Kabadbaran. Malapit lang yon sa Butuan City. Sabi ni Bong sa akin na nakatitig at tila ba nagpapakiramdaman kami. Pinabasa ko ang isip niya at ganun din siya. Napakagaling mong magtago ng laman ng isip mo, Kaz. Binablaan ko mo. Nahalata mong babasahin ko? Magaling yung binaspas ng maestro mo sa'yo. Ang nababasa ko ngayon sa isip mo ay ang Yoshi mong hawak. Napakagaling ah. Tumatawang pagkasabi ni Bong sa akin. Umiti ako sa sinabi niya. Dahil totoo yun. Bago niya pa mabasa ang isip ko, nag-focus na ako maipasok sa isip ko yung Yoshi na hawak ko. Dahil gaya nga ng sinabi niya, lamang ang kakayahan niya sa akin, kaya nag-iingat ako. Pagkatapos ng kwentuhan at pakiramdaman namin ni Bong, ay bumalik na kami sa pinagdausan ng aming family reunion. Nagtaka pa yung mga kapatid ko at mama ko kung saan daw ako galing. Sinabi ko na lang na humanap ako ng lugar na pwede akong makapag-yosi. Abangan niyo ang karugtong nito at samahan niyo ako na tuklasin natin ang kakaibang sama ng kinabibilangan ng pinsan ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi sila kaaway. Kakampi sila at sadyang may ibang pamamaraan lang na nagbibigay ng malalim na palaisipan sa akin. Salamat at sana'y respeto po natin ang isa't isa. God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.